Matapos makapagsalita ni Pekto, agad namang gumawa ng ritual ang mga gabay ng mutsa ng kalaykay. Sa paglitaw ng isang kulungang gawa sa espiritual na enerhiya, mabilisan itong nilamon si Tandang Impong hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa harapan ni Pekto na parabang bula. Bago nawala ang kulungang pinalooban nito, may limang sandatang tumarak doon, tanda ng kapangyarihan ng selyo. Sa tuluyang pagkawala ng kulungan, bigla na lamang nang hina ang mga anak ni Tandang Impong, maging ang mga gabunan at mandirigma nitong kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang mga nilalang, kundi ang magsipulasan sa buong paligid. Ang mga anak na manoon ng matanda ay ninais na manatili sa kanilang kinatatayuan na parabang naghihintay na lamang ng kanilang mga kamatayan. Umalis na kayo! Tapos na ang digmaan sa lugar na ito. Sana, ito na ang pinakahuling babala kong ibibigay sa inyo. Kapag muli ko pa kayong nakita sa baryo ng Kastilya, ipinapangako ko, isusunod ko kayo sa ama ninyo! Wika ni Pekto habang pinagmamasdan ang mga anak ni Tandang Impong. Nang marinig naman ito ng ina ng ama ni Padre Dama, nasipat naman niya itong ngumisi habang dahan-dahang sinisipat ang mabilisang pagkalusaw ng kanyang mga kamay. At anong akala mo? Si Impong lang ang huling makakalaban mo? Kagaya namin. Isa lang din siyang alagad ng aming pinagsisilbihan. Ngayong patay na siya, humanda ka. May mas matinding panganib ang iyong makakaharap sa lugar na ito. Imbis na kami ay bigyan mo ng babala, bigyan mo ang sarili mo at ang paring kinikilala mong maestro. Sagot naman ang ina ng ama ni Padre Dama sa sinabi ni Pekto. Matapos nitong makapagsalita, tuluyan na din itong bumagsak sa lupa kasama ang kanyang mga anak. Hindi naglaon, naging isa itong napakaitim na nuno sa punso na mabilisang tinubuan ng napakaraming itim na damo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang pinabalik ni Pekto sa kanyang katawan ang mga gabay ng mutsa ng kalaykay. Bago niya tuluyang nilisan ang lugar, pinulot niya ang naiwang agimat ni Tandang Impong na halos hindi na gaanong masilayan dahil sa sobra nitong itim. Kagaya ng dignum, ika'y makapangyarihan, subalit merong dalawang talim. Huwag ka mag-alala, gagawin kong lahat para maibalik ka sa dati mong katayuan. Wika ni Pekto sa agimat ng pitong mata ng Diyos. Nang mapagtanto niyang wala na siyang gagawin sa lugar, minabuti na niya noong bumalik sa simbahan upang ipagsabi ang magandang balita. Pagkaalam noon ni Padre Dama sa naging resulta ng laban, labis-labis naman ang naramdaman itong pagkatuwa dahil nakauwi ng buhay kahit papaano si Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na inilahad ni Pekto ang naging babala ng mga anak ni Impong bago tuluyang binawian ng buhay ang mga ito. Padre Dama, bago namatay ang anak ni Tandang Impong, nagbilin to sa akin ng isang katakatakot na babala ukol sa demonyong susunod nating makakalaban. Sabihin mo, Padre, alam mo ba kung sinong nilalang ang tinutukoy ng mga ito? Seryosong tanong ni Pekto kay Padre Dama. Nang marinig ni Padre Dama ang kanyang sinabi, bigla naman itong napatulala na parabang hindi yon inaasahang marinig ng pare. Sa pagbalik ng diwa nito sa kanyang isipan, muli nitong tiningnan si Pekto ng napakaseryoso. Pekto, inaasahan ko nang darating tayo sa puntong ito. Ang mga nakaraan, parang isang pangyayaring paulit-ulit na sumasalamin ng pangkasalukuyan. Kahit anong tatag ng pagkakabaon sa kailaliman ng isang sikreto, mananatili pa rin itong nakabukas para sa mga mananaliksik ng katotohanan. Wala akong balak itago ang mga bagay na ito sa iyo, Pekto,
ako'y naghahanap lamang ng isang angkop na pagkakataon para maibunyag ang lahat-lahat. Siguro kahit pari ako, kailangan kong tanggapin ang mga bagay-bagay na aking kinakatakutan. Matalinghagang sagot ni Padre Dama. Padre, hindi ko po maunawa ng inyong mga sinasabi. Maaari po bang ilahad niyo po ito sa akin sa talatang aking mauunawaan? Mahinahong sagot naman ni Pekto. Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang tinitigan ni Padre Dama ng napakaseryoso habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, doon na ito nag-umpisang magsalita tungkol sa kanyang yumaong lolo bago ito tuluyang bawian ng buhay sa altar ng simbahan. Ayon kay Padre Dama, hindi talagang namatay ang kanyang lolo dahil sa pagkawala ng pitong mata ng Diyos. Bagkus ay sa napakaraming kaluluwa ng demonyong sumapi sa kanya. Sa pagkawala ng kaluluwa ng lolo ni Padre Dama sa katawan nito, nabuhay ang isang diablong halos kinakatakutan ng lahat ng mga antingero. Kung hindi nagkakamali si Padre Dama, baal ang pangalan ng demonyong nangingibabaw sa katawan ng kanyang lolo. Nang matunugan ng mga antingerong nakatira sa iba't ibang lugar ang pag-usbong ng demonyo, agad naman yung bumisita sa lugar ng Kastilya para muli itong pabalikin sa impyerno. Lahat sila ay nagtulong-tulong noon, subalit hindi yun sapat para maselyuhan o mapahina man lang ang nilalang. Dagdag pa ni Padre Dama, tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga antingero at demonyo sa simbahan nang humigit kumulang isang linggo. Sa loob ng linggong yon, maraming antingero ang nag-alay ng kanilang mga buhay at abilidad. Dahil sa huling nabalitaan ni Tandang Ismo ang pangyayari, kung kaya't nahuli siya nang dating sa lugar. Nang madapo na siya noon sa Kastilya, sakto naman ang pagdating ng kapatid niya na siyang nagtulak sa kanilang dalawa upang labanan ang bawat isa. Bagaman ayaw labanan ni Tandang Ismo si Tandang Impong, wala itong magagawa sa kadahilan ng kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata, ang pangingibabaw ng demonyo sa katawan ng kanyang kapatid. Habang nasa kasagsaga ng digmaan, gumawa ng ritual ang iilan sa mga katutubong kasama ni Tandang Ismo na siyang nagtaboy sa kaluluwa ng demonyo patungo sa kaila-ilaliman ng pitong karagatan at pitong bundok. Bago makumpleto ang ritual, inialay ng mga kasama ni Tandang Ismo ang kanilang buhay upang masigurong mananatiling nakakulong ang Diablo sa loob ng mahabang panahon. Ayon pa kay Padre Dama, sabi-sabi ng iilang antingerong naroon noong maganap ang digmaan, nalusaw umano ang kaluluwa ng kanyang lolo kung kaya't wala itong kakayahan para tumawid o tumungo sa langit man o impyerno. Yan ang katotohanan, Pekto. Si Tandang Ismo mismo ang nagsabi sa akin ng bagay na yan noong mga panahong nagsasanay ako sa ilalim ng kanyang puder. Hindi yan alam ng ama ko dahil bago sinapian ng aking lolo, naibigay nito sa kanya ang nagdaan nitong alaala. Wika ni Padre Dama matapos nitong magkwento. Nang marinig ni Pekto ang mga bagay na yon, halos hindi naman siya noon lubusang makapaniwala gawa ng papaanong nangyaring sinapian ang bangkay ng lolo ni Padre Dama, gayong isa to sa mga nagtataglay ng pambihirang mga mutsa at agimat. Naniniwala din siyang napakataas ng bakod at puder nito sa katawan, kung kaya't napaka-imposible talaga na paniwalaan ang ganoong kaganapan. Pagaman napakaraming palaisipan ang patuloy na pumapasok sa kanyang isipan, labis-labis pa rin nagtitiwala si Pekto na hindi nagsisinungaling ang kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya din napag-alaman ng isang kuro-kurong tungkol sa paggamit ng baal na demonyo sa katawan ng yumaong lolo ni Padre Dama. Inaasahan na noon ng pari na gagawin yon ng Diablo, gawa ng tanging ang katawan lamang ng kanyang lolo ang nagtataglay ng kakaibang abilidad na halos humigit na sa antas ng kakayahan at karunungan ng isang ordinaryong tao at antingero.
Matapos makapagbigay ng karagdagang impormasyon ni Padre Dama, agad naman yung tumungo sa kanyang silid para kuhanin ang isang natatanging mapa na minana niya pa kay Tandang Ismo. Naniniwala si Padre Dama na ang mapang yon ang magtuturo sa kanila sa nagtatagong kulungan ng demonyo na patuloy na naghahari sa katawan ng kanyang lolo. Sa pagsilay ni Pekto sa pinakatago-tagong mapa ni Padre Dama, doon niya nasipat ang isang bundok na kung tawagin ay pulog. Di kalayuan sa bundok na yon, nabubuhay ang isang lawa na halos ilang kilometro din ng lapad at lawak. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang lawa, inilahad sa kanya ni Padre Dama na sa lugar na yon, nanananahan at nakakulong ang demonyong nangingibabaw sa lolo nito. Hindi yon kayang hanapin ng mga ordinaryong tao sa kadahilan ng merong itong sabulag kagaya ng sa islang pinamamahayan ni Tandang Ismo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang pinagkasunduan ang araw at oras ng kanilang pag-alis sa kumbento. Dahil sa pursigido na dinoong sumama si Padre Dama, kung kaya't naghanap na siya ng paring papalit sa kanya. Ayon sa matanda, kapag natapos na nila ang misyong yon, maaari na siyang matahimik at mabuhay ng payapa kasama si Pekto. Kahit hindi sila noon makabalik sa kumbento, ayos lang yun para sa kanya dahil sa ilang taon na din naman siya doong nanilbihan. Sa paglipas ng mga araw, dahan-dahan ang nagpaalam si Padre Dama sa kanyang mga sakristan. Hindi niya pa noon gaanong pinagtatapat ang napagkasunduan nila ni Pekto dahil alam niya sa kanyang sarili na masasaktan ang mga ito. Makalipas pa ang dalawang araw, dumating na ang paring tinawag ni Padre Dama. Pagpasok nito sa kumbento, gulong-gulo ang lahat ng sakristan na naroon gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili, pari ang naging bisita nila noon. Habang kinakausap nila si Padre Dama, tanging pagngiti lang naman ang nagawa sa kanila ng matanda habang patuloy na nagsasawalang imik. Huminahon lang kayo mga sakristan. Panatilihin niyong huwag mag-ingay sa kumbentong ito. Alam niyo naman, may mga taong nagro-rosaryo sa simbahan. Wika ni Pekto habang pinapatahimik ang mga sakristan. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bahagya lang naman itong tumitig sa kanya na punong-puno ng mga katanungan sa kanilang isipan. Maya-maya pa, muling nabaling ang paningin ng mga sakristan kay Padre Dama nang marinig nila itong magwika ng: "Kung merong kayong katanungan, ako ang kausapin ninyo. Huwag na yang si Pekto. Marami pa yang mga bagay-bagay na inaalala. Sa ngayon, alam kong naghihintay kayo ng kasagutan galing sa akin. Tama kayo ng hinala mga iho. Alis na ako sa simbahang ito. Mahirap mang isipin pero paminsan-minsan, kinakailangan nating gumawa ng hakbang kahit ito may makakasakit sa ating mga damdamin ng lubusan. Sapat na ang ating pagsasama sa loob ng ilang taon at nasisiguro kong mananatili ito sa inyong mga puso hanggat kayo'y nabubuhay. Muli-muli, humihingi ako ng pasensya sa inyo dahil sa aking mga biglaang pagpasya. Mag-iingat kayo mga iho, para ko na kayong mga anak." Matapos makapagsalita ni Padre Dama, agad naman siyang niyakap ng mga sakristan habang patuloy na umiiyak. Dahil sa sitwasyong yon, maging si Pekto noon ay hindi maiwasang mapaluha gawa ng ramdam na ramdam niya ang lungkot na dinadala ng mga binatang kasama nila sa kumbento. Matapos ang iyakan at seryosong pag-uusap, agad naman silang nagkaroon ng isang mainit na salo-salo bilang pagtanggap sa bagong pari ng simbahan. Dahil sa ayaw mapahiya ng mga sakristan noon ng bagong pari, kung kaya't napagpasyahan nilang ito ng kanilang mga wisyo doon pansamantala. Habang inaaliw ng mga sakristan ang kanilang mga sarili, pasimpleng tumungo naman si Pekto at si Padre Dama sa silid nito.
Doon ay dali-dali nilang iniligay sa malaking lalagyan ang lahat ng importanteng gamit ni Padre Dama upang masigurong wala silang maiiwan sa kanilang pag-alis. Kahit mga punit na pahina ng libreta noon ay hindi nila pinalagpas nang sa gayoy magkaroon ng ligtas na silid ang susunod na paring maninirahan doon. Ilang minuto pa ang lumipas na isaayos na nga ni Padre ang lahat-lahat. Kahit makuba na noon si Pekto sa pagbubuhat, pinilit niya pa rin yung madala sa likod ng kumbento. Doon kasi sila dadaan patungo sa bundok ng Pulog matapos ang ilang araw nila doong pamamahinga. Matapos ang kanilang ginawang trabaho, dali-dali din naman silang bumalik sa kusina upang subaybayan ang kasalukuyang pag-uusap ng bagong pari at mga sakristan. Sa pagdating nila noon sa lugar, napansin nilang wala na ang mga ito na parabang meron itong bigla ang pinuntahan. Dahil sa mga nangyari, napilitan sila Pektong halughugi ng buong kumbento habang patuloy na isinisigaw ang bawat pangalan ng mga sakristan. Maya-maya pa, bigla naman sila noong natigilan nang masipat nila ang mga itong dali-daling lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Manong Pekto, saan ho ba kayo pupunta? Kanina pa kaming hanap ng hanap sa inyo, hindi namin kayo makita. Bungad na wika ng isang sakristan paglapit nito sa kanila. Pasensya na kayo. May pinuntahan lang kaming mahalaga ni Padre Dama. Siya nga pala. Asa na si Padre? Bakit hindi ninyo kasama? Sagot naman dito ni Pekto. Nang marinig ito ng sakristan, agad naman itong inilahad na merong pinuntahang kaibigan ang bagong paring naninilbihan sa kanilang simbahan. Matapos mapag-alaman ni Pekto ang bagay na yon, agad naman siyang nagpaalam sa mga sakristan na meron pa siyang karagdagang gawain sa kanyang silid. Sa pagtungtong ng pinakahinihintay na araw ng magmaestro, maaga pa silang umalis sa kumbento upang tunguhin ang pinagkulungang lawa ng Diablo. Habang nagpapaalam sila noon sa mga sakristan, ninais nilang huwag magpakita ng kahit na anumang kalungkutan upang mapigilan ang nalalapit na pag-iyak ng mga ito sa kanilang harapan. Bago tuluyang umalis sila Pekto sa kumbento, ibinili nila sa mga binata na kung ano man ang turing nila kay Padre Dama, ganoon ang magiging turing nila sa bagong paring kanilang makakasama. Nangako din noon ang mga sakristan kay Padre Dama na hindi nito ipagsasabi ang mga bagay na naganap sa kumbento na sa tingin nila'y kakaiba. Bago sumapit ang alas 9 ng umaga, tuluyan na ngang nakaalis si Padre Dama sa kumbento. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, hindi nila maiwasang mag-usap ukol sa kanilang mga susunod na gagawin matapos ang mga misyong kanilang gagawin. Padre, bahala na siguro ang agos ng tadhana sa ating dalawa. Kahit saang lupalop man tayo tangayin, mananatili pa rin ako sa tabi mo. Hindi ka na iba sa akin, Padre. Kung isipin, parang ikaw na ang ama ko eh. Wika ni Pekto habang patuloy nilang binabagtas ang paana ng bundok. Salamat naman, Pekto. Isang napakalaking karangalan para sa akin na kilalanin mo ako bilang ama mo. Hindi man tayo magkapatid sa dugo, pero mas sobra-sobra pa ang ating pinagsamahan kesa sa totoong magkapatid. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maprotektahan ka. Sagot naman ni Padre Dama. Matapos nitong makapagsalita, doon ito inilahad kay Pekto ang tungkol sa agimat ng pitong mata ng Diyos na pagnanais din ng Diablo. Ayon kay Padre Dama, kinakailangang magdoble ingat ni Pekto pag narating na nila ang lugar sa kadahilan ng napakaraming mapanlinlang na demonyo ang kanilang makakalaban. May kakayahan kasi itong bumulong sa bawat tenga ng hayop at taong nakapaligid sa kanyang pinagkukulungan upang gumawa ng mga bagay alinsunod sa kanyang kagustuhan. Dagdag pa ni Padre Dama na kung masyadong mababa ang puder at bakod nila, kaya sila nitong utusang maglaban hanggang kamatayan. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Padre Dama,
Buong pagmamayabang din niya noong inilahad sa matanda ang tungkol sa mutsa ng kalaykay at sa bago nitong kakayahang unang beses niya palang nagamit. Naniniwala si Pekto noon na sa pamamagitan ng mutsa at agimat niyang tangan, magagawa nilang mapabalik sa impyerno si Baal. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang maliit na nayon malayo sa baryo ng Kastilya. Dahil sa alam nilang aabutan na sila noon ng gabi, kung kaya't napagpasya nilang maghanap ng taong maaaring makapagpatuloy sa kanila sa bahay nito. Habang naglalakad sila Pekto sa sentro ng nayon, panay naman ang kanilang pagmamasid sa mga tao roon na nakangiti. Halos lahat ng mga taga-nayon ay tinitingnan nila sa mata nang sa gayoy madali nilang mabasa ang nasa isip ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang masipat nila ang isang lalaking marahang lumalapit sa kanila. Magandang hapon ho mga Ginoo. Taga saan ho ba kayo? Bago lang ho ba kayo rito? Naku! Sumama ho kayo sa akin. Huwag na kayo magtanong. Bilisan nyo na lang ho. Wika ng lalaki habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Nang marinig nila Pekto ang sinabi nito, dali-dali din naman silang sumunod roon nang walang pag-aalinlangan. Kampante naman sila noong walang mangyayaring masama sa kanila sa kadahilan ng lahat ng kanilang mga gamit pandigma ay nakahanda. Sa pagdating nila sa isang maliit na barong-barong ng lalaki, bumungad sa kanila ni Padre Dama ang mga anak nitong kanina pang naghihintay sa kanilang ama. Nang masipat yon ang lalaking kasama nila, agad din naman sila nitong pinapasok upang mabilisang maisara ang pintuan ng bakuran ng kanilang tahanan. Pagdating nila Pekto sa loob ng bahay nito, bumungad sa kanya ang iilang kadugo ng lalaki na naroon sa sala at nagpapahinga. Dahil sa naabutan nila yung papatulog na, kung kaya't labis-labis naman ang paghingi nila ng tawad dahil sa istorbong kanilang ginawa. Iwasin niyo pong mag-ingay, Manong. Hindi ho yan magugustuhan ng ating mga kapitbahay. Hayaan niyo lang yung mga tiyahin ko. Ganyan ang kanilang ginagawa dito sa oras na mangibabaw ang kadiliman sa kalupaan. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Pekto, agad naman niyang tinanong ang lalaking nagpatuloy sa kanila kung bakit ganoon ang kanilang gawain sa tuwing sumasapit ang gabi. Naku, maabang istorya ho, Manong. Pero maniwala man ho kayo o hindi, nayon ang mga aswang itong lugar na narating ninyo. Sa katunayan nga, kami lang ang mga ordinaryong taong nakatira sa lugar na ito eh. Dahil sa sinabi nito, doon na pagtanto ni Pekto, nakasalukuyan pala silang napapalibutan ng mga aswang. Halos, hindi niya noon sukat akalaing mga aswang pala yung nararamdaman niyang presensya sa kadahilan ng masyado itong mahina. Hindi nga yun umabot sa presensya ng mga gabunan kung kaya't napag-isip-isip niyang wala pa yon sa kalingkingan nila. Matapos ang kanilang pag-uusap, pasimpleng nagpaalam naman si Pekto kay Padre Dama na kung pwede ba niyang lipulin ang mga demonyong nananahan sa lugar. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang pagnanais, ngumiti lang naman ito habang patuloy siyang pinagmamasdan. Bahala ka, Pekto, sa gagawin mo. Kaya mo na yan. Kung gusto mo sa kanilang makipaglaro, ba ikaw na lang muna. Maaga pa akong magpapahinga ngayon. Napagod ako sa ating paglalakad. Wika ni Padre Dama nang marinig nito ang kanyang sinabi. Sige po, Padre. Matulog na po kayo rito. Ako na ho ang bahala sa kanila. Sagot naman ni Pekto. Matapos nilang mag-usap, mahina ho naman siyang nagpaalam sa lalaki kung maaari ba siyang lumabas ng disoras. Upang pahintulutan siya nito sa kanyang nais, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Okay. Nako po, ito na naman si Pekto. Manlilipol na naman. Ewan ko lang ha, baka kasi mangyari na naman ulit yung nangyari dun sa merkado eh. Sunod na kagad natin yung 30 para malaman natin kung ano mangyayari. Yun lang. Salamat.